welcome to my channel. Kung bago kayo sa aking channel, ay don't forget to subscribe at ring the bell para updated kayo sa susunod kong mga videos. Nagtataka kayo kung bakit maraming trophies sa harap ko at medals sa likod ko. Because this video today I'm going to share is related about medals and mga achievement ng anak ko. I-share ang aking mga anak ay nag-aaral dito sa Singapore since nursery until now. If you know, Singapore is one of the best schools and curriculums, at ang mga sports nila ay very compulsory sila. Kailangan mayroon kang CCA from simula mag-aaral ka sa primary nila. Natin silang bigyan ng nuts kasi ang nuts ay full of vitamin E at saka they are also rich in omega 3 fatty acids. Pwede kayong bumili ng nuts sa palengke kasi nabibili lang naman siya. Bumibili ako ng 1 kilo. Tapos, ako na lang yung nagluluto sa kanya at ako na lang yung nilalagay ko lang lagi siya sa tabi ng study table ng mga anak ko para pag mag-aaral sila, doon na lang, dukot lang sila ng dukot. Pwede rin yung almond or if you know the ginkgo biloba, pwede rin yun. Kaya lang medyo pricey yung ginkgo biloba. Kaya ang binibigay ko ay nuts na lang. Medyo mas affordable pa siya. No need naman na lahat ng sinabi ko ay sundin. Yung afford lang. Memory Plus, maganda siya para sa bata. Binigay ko siya sa anak ko nung edad siya ng 3 years old. Yung kulay green siya noon, that was year 2005. Hindi ko lang alam kung mayroon pa siya ngayon kasi dati nung ganyang edad ng anak ko, kulay green yung binibigay ko. Binigyan ko siya age 3 to 7 years old. Tapos ngayon, ang binibigay ko sa kanya ay capsule, yung tablet na nabibili siya sa Mercury Drugs. Hanapin nyo lang Memory Plus. Yun, anyway, this is not sponsor. Yun yung binigay ko sa anak ko nung 3 years old sila to 7, yung syrup. Another tips na may bigay ko ay ang breakfast. Breakfast is the most important meal of the day. Kaya dapat yung mga anak nyo, dapat hindi sila papasok sa school na hindi nag-aalmusal. And another one is about how to be good in sports. Tips ko lang sa mga mamis dyan na ang sports kasi is maganda sa bata na mayroon silang ganun habang lumalaki sila kasi in the future, makakatulong yun sa kanila. Pwede nilang gamitin yun sa pagpasok sa magandang eskwelahan or pwede din nilang gamitin na maging varsity player sila na makapag-aral sila ng libre. Kasi yung anak ko, especially yung pangalawa, yun yung ginamit niya para makapasok sa isang magandang school. Kasi kung nakikita nyo sa previous videos ko, I think 8 years ago or 9 years ago, yung anak ko nag-umpisa ng football. He's a goalkeeper. Na-recruit siya sa isang football club dito sa Singapore na kung alam, kilala nyo si Fandi Ahmad, kung sa Pilipinas, he's considered like Manny Pacquiao. Na-recruit siya sa isang club na yon at hindi kami nagbabayad ng monthly sa pagsali sa club na yon kasi na-recruit nga yung anak ko. At isa siya sa goalkeeper ng isa sa mga team doon na nasa first team siya. Yun yung pinapanlaban nila lagi sa mga tournament at yung anak ko yung goalkeeper doon. Naging goalkeeper siya doon ng 4 to 5 years. Kaya nung pumasok siya ng first year high school, that's kasi iba yung pagpasok ng entrance is ang way ng pagpasok nila dito sa first sa high school ay iba. It depends on the PSLE. You can research what is PSLE. Yung anak ko, dahil magaling siya sa goalkeeper, pinasok namin siya through DSA. DSA means direct school admission at lucky na kuha siya doon kahit yung result ng exam niya kasi medyo mababa yung result niya sa isang subject. Kaya yung DSA, yung direct school admission, doon namin ginamit yung sports niyang football. Kaya yung anak ko ngayon, nasa isang magandang school dahil sa sports na yon at he will be there for 4 years kasi napasok siya sa school na yon through that sports. So I suggest sa mga parents na kung ano yung sports na hilig nila, i-support nyo yung anak nyo at mag-stay siya doon hanggang sa lumaki siya, wag siyang palipat-lipat kasi mapapakinabangan niya yon pagdating ng araw like high school or pag nag-college siya. Yun ang berries and raspberries. They are rich in antioxidants which they need to replenish after their physical activities. Mas maganda yung darker kasi nakakatulong yung pampaalis ng stress. You know, being in sports is sometimes a bit stressful.
Let them eat green leafy vegetable, give them a lot of fruits, and give them vitamin C para hindi sila magkakasakit. Another one ay milk. Pwede natin silang bigyan ng milk kasi nakakatulong yun na ma-relax yung kanilang mga blood vessels, lalo na pagkatapos nila sa sports. If magtitik sila ng exam, like bar exam kung sa Pilipinas, bago dumating yung exam, mga 1 year, umpisaan mo na siya, bigyan ng mga multivitamins at mga pagkain na makakatulong sa kanya, like I did on my, I got 2 children na nagtitik ng PSLE. PSLE is like primary school leaving examination dito sa Singapore. It's like a very important exam kasi doon nagbe-base yung kung saan ka makakapasok sa school for the first year. So, dalawa na silang nag-take. They usually take exam like October, ganyan. So, before October, mga one year, nag-umpisa na akong magbigay sa kanilang ng mga fruits na makakatulong sa kanilang utak, like omega, fish, multivitamins. Inuumpisahan ko na silang bigyan 1 year before the exam. Every day, pag pumasok sila sa school, on that day of exam, or 5 days before the exam, I'm not sure kung mayroon nito sa Pilipinas or saan, yung chicken essence, yung lasa niya is very, very, hindi ko kaya, but I forced them to take, kasi makakatulong sa kanila at nakaka-active yun ng brain, kaya maganda siya ibigay sa umaga, huwag sa gabi kasi hindi sila makakatulog. So on that day, going to take exam, binibigyan ko sila ng chicken essence, para maging active yung katawan nila at saka yung brain. And thanks God, okay, they all pass on their exam, at saka very helpful naman siya kasi hindi ko na sila kailangan bigyan ng tuition. They call it tuition here, but in Philippines they call it tutor. Kasi uso dito yung tutor, but we cannot afford to give them tutor each subject. Kaya tinututor lang namin sila dun sa subject na very weak sila, like Chinese, or yung pangalawang mahina siya sa English. So, doon lang namin sila tinututor mga 5 months before the exam. Bananas. Ang bananas ay maganda rin ibigay sa ating mga kids dahil ang bananas ay full of potassium at kinokontrol nito ang water intake during the activities at may iwasan ang pagkaroon ng muscle cramps or spasm. 1 to 2 is enough. Salmon. Yan, pwede rin natin silang bigyan ng salmon kung kaya ng budget natin. Pero pwede naman once a while kasi yung mga anak ko, binibigyan ko sila in 1 month or 2 months, I buy one whole, yung isang buong salmon. Kasi mas mura siya pag buo kaysa yung hiwa-hiwa lang, yung naka-slice. Why salmon? Kasi maganda siyang cleanser sa ating mga artery, lalo na sa mga active sa sports, para hindi tayo magkaroon ng heart disease. Watermelon, yan, pwede rin natin ibigay sa kanila yan. Maganda rin sa katawan yan ng mga sporty at saka yung mga drinks na Pocari Sweet at saka mga 100 plus, ano yan, parang mga energy drink yan na tinatawag. Okay rin yung tubig, kaya lang mas mabilis kasi ma-absorb yung mga ganitong energy drink sa mga sporty gaya ng aking mga boys. We can also give them beans and legumes because they are full of proteins and contain fibers. Madalas ko itong ibigay sa kanila, yung sitaw sa Tagalog. Pwede rin natin silang bigyan ng dark green leafy veggie gaya ng kangkong, spinach, broccoli, cauliflower, and Brussels sprouts. Mayaman sila sa minerals, antioxidants, at vitamins. And it will help them boost their athletic abilities as they also contain high level of vitamin A, K, B6, calcium, and iron na nagproprotekta sa katawan against inflammation. Ang iron ay ang ibig sabihin ay more oxygen na nagsusupply sa mga muscles at ang antioxidants ay para pababain ang mga cholesterol. Then give them the proper place. Very helpful yung mayroon silang sariling table, may sarili silang upuan, at may sarili silang parang kumbaga study table. Kahit maliit yung bahay nyo or medyo crowded, it's still best and advisable. Narinig ko rin ko sa talk ng principal sa school nila na it's always advisable na bigyan sila ng sarili nilang study table para alam nila kung saan sila dapat mag-aaral at hindi pa kalat-kalat kung saan sa part ng bahay nyo, at always ask them to keep their things on their own. At let them be responsible.
Barley, yes. Kung pamilyar kayo sa barley, pwede rin kayong magpakulo nito. Tapos lagyan nyo lang konting asukal. Tapos ibigay nyo sa mga anak nyo. Maganda rin siya sa katawan ng mga, kahit tayong mga adult, pwede rin siya. At kung masipag kayo, pwede rin yung chrysanthemum. Maganda rin siya sa ating katawan. Maraming Chinese ang umiinom nito. And lastly, kung mayroon nalalapit na event sa sports yung mga anak natin, ay dapat iwasan natin ang bigyan sila ng red meat, butter and stick margarine, cheese, pastries and sweets, fried foods and fast food. Kasi nakakapagbabagal siya ng stamina. Dapat yung ibigay natin sa kanila yung mga soup base, lahat soup base, at saka yung mga vegetables at saka fruits. Iwasan din yung too much mango kasi heaty siya. Hindi siya maganda sa katawan. From sports and academics, hindi pa dito nasali yung mga certificate. Madami pa silang certificate pero hindi ko naisali kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Ito lang ang ilalagay ko dito at saka to. At saka nakabaligtad siya for their privacy kasi yung mga anak ko ayaw nila na sumali sa YouTube. Ayaw nila, nagagalit sila at pinapagalitan ako. Pinapadilit nila at saka or pinapablur. Pag nakikita nila yung ano, pag meron silang ano, nung maliit sila, okay na ano ko sila. Pero now that they are already big, they say, no, mommy, don't put my face in your YouTube. So that's all. Sana may natutunan kayo at nakuhang tips sa video na to. Kung meron kayong suggestion at iba pang mga ideas na ginagamit din ng mga anak nyo, just feel free to leave your comment below. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa mga hindi pa nagsasubscribe. Bye! Hello! Welcome to my channel! Hello! 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 Hello. Say hi! Hi! Stand up! Hello! We can see you! Hello! Hello! Hello. Hi! I'm short! Hello. Yeah! My hello. Future achiever! Hello. That's your dance! Say hi! That's your dance! Yeah. Hello, hello. Welcome to my mommy channel. Chachi. This is my Kuya's achievement, Chachi. Hello. 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 Hi. Hi. Hello. Hi.